Nasusuklaman kita, Yahuda. Sampu ng iyong lahi. Kaya buburahin ko kayo sa mundong ito. Nasusuklam ka sa amin. Kahit wala kaming ginagawa sa inyo. Dahil ipinanganak ka sa ilalim ng ideolohiyang utyok ng Diablo sa iyong mga ninolo. Anong nangyari? Papaanong nangyari na ang napakakunti na hukbo na bilang nating kalaban ay nanalo laban sa ating laksalaksang bilang ng hukbo? Magpaliwanag kayo! Pero no, may traitor sa Kilusang Haman na nagbibigay ng impormasyon sa pamunuang Liars and Defense Forces. Sino ang traitor? Sino? Ismael, ikaw? Oo. At mula ngayon, kaisa na ninyo ako. Handa kong ibigay ang aking katalinuhan at lakas. Maging ang aking buhay ay iaalay ko para sa panig mo at sa bayang Liarse. Hayon sino! Pasabugin si Yahuda at si Ismael, ang taksil kong anak! Sa isang dako ng mundo ay mayroong isang bayan na maunlad at tahimik na nabubuhay. Subalit sa kasamang palad, ito'y napapaligiran ng iba't ibang bayan na pare-parehong nasusuklam sa bayang Liarse. Bunga ng pagkasuklam na ito ay napagkaisaan ng mga bayan yon ang patuloy na pag-asik ng kasamaan at pagpapalaganap ng kakatakutan para mapilit ang palayain ang bayang Liarse sa lupain ni Yahuda. Sa panahong ito'y naipanganak sina Ismael at Yahuda na patuloy na ipinakita sa mundo na ang Liarse ay bayang pinili ni Yahuda. Yahuda! Ismael! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yahuda! Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yahuda! Ismael! Mga kasama, narito na ba ang lahat? Narito na kami, Amang Pinuno. Mabuti! Dahil gusto kong iparating sa inyong lahat ang napag-usapan ng limang mga bayang sasalakay sa bayan ng Liarse. Sa mga sandaling ito, ay nagsipagbakasyon ng lahat ng miyembro ng sandatahang lakas ng Liarse. Ang ibig sabihin, napakadali nating masasakop ang lupain ng Liarse dahil nagbabakasyon ng lahat ng kanilang kasundaluan sa kanilang sandatang lakas. Ha? Ano yun? Ano? Sipura! Roger! Kumusta? Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Napasabugan mo na ba ang airfield para pasabugan? Sabay-sabay nga nating napasabugan ang lahat ng airfields ng OTPH. Mabuti kung ganun.
matataranta ngayon ang Otpia sa sorpresang pagsalakay natin. Nasang layunin ang operasyon po, boss. Nang sandata ang lakas ng Yarse. Sige! Ngayon, napasabugan na bang lahat ng airfields ng Otpia? Magsibalik na tayong lahat sa ating base. Copy! Over and out! Paralisado na ngayon ang mga aircraft ng Otpia. Babalik na lang kami sa base namin para sa susunod naming hakbang. Ang mga walang hiya! Naunahan kami! Nakakalungkot na balita. Hindi na lang pala dito ang bomba ng mga Yarse. Ano? Lahat po ng ating mga airfields na pinaroroonan ng ating mga jet fighters, binomba ng Yarse. Anong nangyari? Bakit wala mo lang nakakita sa pagpasok ng mga jet fighters na ating sinipapawede? Ama, ayon sa nakuha kong report, sinadyang palipara ng mga Yarse Defense Forces ang kanilang jet fighters ng mas mababa para hindi ma-detect ng radar ang kanilang pagdating. Wala na tayong jet fighters para pasabugin ang bayang Yarse. Ipaalam mo ang nangyaring ito sa bayan ng Kari. Sige na! Mga kasama, alerto kayo. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang pang tayo. Komandante Yehuda, may nakikita sa radar na may apat na eroplano ang papalapit. Ha? Oo. Oo. Nakikita ba? At sabay na sasabog ang mga ito. 1, 2, 3. Yehuda, sumabog ang apat na jet fighter na nagtangkang lumapit sa atin. Oh, magpapatuloy tayo sa ating ginagawa. Paralisado na ang bayang Otpia. Wala na silang mga jet fighters na magagamit laban sa atin. Tama. Paralisado ng mga bayang Otpia. At wala na silang kakayanan pa para bueltahan tayo. At huwag na rin tayong magpakampante. Dahil airfield lamang ng Otpia ang ating napanalisa, hindi ang mga kakampi. Anong ibig mong sabihin? May natanggap na ulat ang intelligence office na sa mga sandaling ito, patungo na rin dito ang tropa ng bayang Kari para sa reinforcement ng bayang Otpia. Ano? Oo, Sipula. Patungo na dito ang sandatahang hukbo ng Kari para tulungan ang bayang Otpia na nakasaad sa kanilang kasunduan na ang kalaban ng isa magiging kalaban ng lahat. Anong gagawin natin? Tulad ng ating pangako, ipagpapatuloy natin ang pakikipaglaban kahit sino ay ating haharapin. Akala ko, tuluyan ka nang maglilihim sa akin. Ah, kumusta na kaya ang pakikipagyera nila? Sa ngayon, umaayon sa atin ang biyaya dahil naparalisa na raw ng ating sandatahang lakas ang mga panghimpapawid na sasakyan ng mga Otpia. Ay nako, mabuti naman kung ganon. Dahil nagsisimulan pa lang ang labanan. Ha? Ayon sa isang sundalo, ay sasali na sa gera ang bayang Kari laban sa atin. Ano? Oo. At ayon sa sundalong nagsabi sa akin,
ay nangako na ang punong ministro ng Bayang Kari para lubsubin na ang ating lupain. At anumang oras, ay darating na ang pwersa ng Bayang Kari. Ano? Nako, paano tayo niyan? Tutulong na pala ang sandatahang lakas ng Bayang Kari. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya ayokong sabihin sa iyo ang nangyayari. Dahil matataranta ka. Paano naman kasi? Tutulong na pala ang Bayang Kari. Ibig sabihin, hindi lamang ang Bayang Nadroj ang kakampi ng Otbihe, kundi kumampi rin pala sa ang Bayang Kari. Kasi nga, lumagda ang pinuno ng mga kapatirang Milsom para pagkaisahan ang Bayang Lerse. Ano? Oo. Kasunduan na ang makakalaban ng Bayang Otbihe at kakalabanin din ng mga bayang may lagda sa kasunduan na kung tawagin ay defense pack. Ang ibig mo bang sabihin ay ang kalaban ng isa ay magiging kalaban ng lahat? Oo. Kaya mag-isang haharapin ng Bayang Lerse ang limang bayan na nagkasundong lalabanan ang Lerse. Sa tayo ng mga walang hiyang nililang tayo. Tama kayo, ma. Wow. Nalilang tayo ng mga liyas. Pinalabas ng Bayang Lerse na nagbakasyon ang kanilang mga sundalo para kunwaring hindi handa sa labanan. Yun pala. Habang tayo nagdiriwang sa kanilang pagkatalo, ay lihim na pala nilang pinag-uusapan ang kanilang gagawing pagsalakay sa atin. Ama, ano ang gagawin natin? Maraming nalagay sa sundalo sa sorpresang pagsalaki ng mga Lerse. Ang mga walang iya, sinorpresa tayo ng kanilang pagsalakay. Oh, may tumatawag sa akin, ama. Sandali lang at sasagutin ko. Hello? Talaga? Nasa lupain na ng Bayang Lerse ang pwersa ng Bayang Kari. At anumang oras ay bubumbahin na nito ang mga Lerse. Mabuti naman kung ganun. Okay, salamat sa inyong tulong. Oo, kausap ko nga ang aking ama ngayon. At ipaparating ko sa kanya ang inyong pagdating sa lupain ng Bayang Lerse. Sige, bye. Sino yung kausap mo? Isa sa mga commanders ng Bayang Kari. At sinabing dumating na sa lupain ng Bayang Lerse ang sandatahang lakas ng Bayang Kari. Hinihintay lamang nila ang iyong utos, ama. Sige. Sabihin mo sa sandatang lakas ng Bayang Kari, dalusubin na ang Bayang Lerse. Gayon din! Mga kasama! Maparating na ang mga tangke ng Bayang Kari. Ulahan na natin sila! Hila! Mga kasama, sugod! Bumbahin ang mga tangking dumarating! Bumbahin ang mga tangke! Yehuda! Oh, simula. Bakit? Hindi ka makontak ni General. Kaya ako ang tinawagan. Heto ang telepono. Kakausapin ka. Sinabi ni General sa iyo, Yehuda? Nakabangon sa bagang lakas ng Nadros at muling tutulong sa pagkikitipan. Ha? Oo. Kaya tatlong sandatang lakas na ang lumalaban sa atin. Ang sandatang lakas ng Otbihe, ang Kari, at ang Nadros. Kaya kailangan baguhin natin ang estrategiya. Yung napag-usapan natin yung taktikan laban sa ating kaaway, gawin natin. Sa lalong magaling panahon. Anong estratehiya ang gagawin natin?
ang Joshua Strategy na ginawang istratehiya ng personalang sinuong panahon. Joshua. Oh, sige. Kung ganun, ay iraradyo ko kay Komandante Isakar na babaguhin na ang ating istratehiya at gawing Joshua Strategiya. Sa pagkita ng pwersang gari, pwersang niyas. Hinala! Oh, Saldo, anong balita? Ang matras ang ilang batalyong sa pwersa ng mga liyas. Ano? Umatras kayo? Opo, natalo ang ating pwersa sa pwersang liyas. Paano nangyari yun, Saldo? Hindi ko po alam, Pino. Si Ismael ang inyong tanungin dahil siya ang kausap ng pinuno ng sandatahang lakas ng kare. Tayo makalabi sa pwersa ng Yers eh. Marulakas ang kanilang mga armas. Hindi kalibre ang mga sandatang gamit ng Yers eh. Marulakas ang kanilang gamit pang digma. Yan! Asintayin ninyo ang bawat mga... Sinamaan ka! Oh, kailangan matras tayo. Mga kasama, hindi natin kayang pwersa ng Yers eh. Atras tayo! Punong ministro, kayo pala. Yun po ba ang pinasasabi ng general ng Nandos? Pero general, kinalulungkot ko pero sa pagkakataong ito ay hindi tayo atras. Marami na tayong mga kawal. Sabihin na natin nalagasan ng pwersa natin ng ilang kawal. Palagay ko, kaya pa rin nating itaboy sa dagat ang mga liyas na ito. Ikinalulungkot ko pero hindi nararapat ang gagawin nating pag-atras. Marami pa tayong mga kawal at lahat ay nakikinigma sa bayang liyas eh. Oo, General. Ako bala. Namumuluan ko ang hukbong lulusob sa isang kampo ng mga liyas eh. Pumapasok ng pirsa sa may hangganan ng bibatel? Oo. Anong gagawin natin? Nakapasok na ba sila? Hindi pa. Pero, posibleng pumapasok na sila ngayon. Kung ganun, eko nang haharap sa kanila. Ha? Yehuda, anong gagawin mo? Pasasabugin kong lahat ng sasakyan pang himpapawid ng ating mga kalaban. Kung ganun, sasama ako sa iyo. Huwag na. Ang mabuting gawin mo, iradyo mo si Komandante Simon na magpadala ng enforcement sa lugar na kung saan posibleng pasukan ng pwersa ng kalaban. Sige na. Opo. Ngayon din, Komandante. Na
Tinatawagan ko lang si Komandante Sakar at Komandante Simola. Tatlo kami magpapasabog sa lahat ng lugar na kung saan nakagtama yung sasakyan panghimpapawid ng bayang Natsos. Kailangan maparalisa ang pwersa ng mga kalaban ng Yase. Ito, malapit na ako sa isang airfield. Ayan. Ngayon, pasasabugin ko na. Ano? Lahat ng puwersang lumusob sa lupay ng Liersin namatay! Opo, Ama. At iilan lamang ang nakatakas. Paanong nangyari yun, Ismael? Mayroon na palang makabagong gamit pandigma ang mga Liersin. Hindi. Anong makabagong gamit na pakikidigma meron sila? Oo, Ama. Sa katunayan, ang kahuli-hulihang apat nating jet fighter ay kanilang napasabog. Ano? Opo, Ama. At sa unang 3 oras pa lamang ng kanilang pagsalakay, ay 338 ang nating jet fighters ang kanilang nasira dahil sa kanilang pagpapasabog. At 100 ng ating mga piloto ang namatay. Ano? Opo, Ama. Marami ng kawal ng magkakasalib ng pwersang UTPA, Nadruz, Iris at Kari ang nalagas. Sa katunayan, sinalakay na ng pwersang Liarse ang aircraft field ng Nadruz at Iris na nagdulot ito ng pagkasira ng 28 sasakyang panghimpapawid ng bayang Nadruz at 53 fighter jets ng bayang Iris. Kung ganun, ang ultimong panlaban natin ay ang sabay-sabay na 5 bayan na sugurin ang bayang Liarse! May laban pa kaya ang Liersi kung 5 bayan na ang magsasabay-sabay na susugod sa kanila? Mga kaibigan, huwag ninyong kalintang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Yehuda Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malignum, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tulong ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yehuda Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.